Paimbestigahan ni Davao de Oro 2nd District Congressman Roel Peter Gonzaga kung sino ito mga taong nasa likod ng umano'y pagpapabalik ng mga tao sa Barangay Masara at upang manirahan sa kabila na ang lugar ay dineklara ng no-build zone ng MGB matapos ang dalawang naunang landslide noong 2007 at 2008 na kumitil din na maraming buhay. Sa panayam kay Congressman Gonzaga, sa layuning mabigyang hustisya ang sinapit ng mga biktima, nag-file na umano siya ng resolution sa Congress kasama si Congressman Erwin Tulfo at ng iba pang concerned congressmen upang maglunsad ng investigation o inquiry. Hangad umano nilang mapanagot sa batas sa mga taong nasa likod ng pagpapabalik sa mga tao sa Barangay Masara na sa kabila ng dineklara na itong no-build zone ng MGB. Sa ikatlong pagkakataon na madugong landslide sa Masara, hindi naman o papayagang makabalik ang sinuman sa Barangay Masara upang manirahan doon dahil sa gagawin naman itong Memorial Park ayon kay Congressman Roel Gonzaga. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Naitala ang dalawang nasawi, 600 naman ang tinamanang dinggi February ang taon sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni DOH Regional Provision Officer Jelen Lopez Malibago. Ayon kay Malibago, isang namatay na teenager, isang lalaki na isa naman ang nasa wastong taong gulang na taga Hilongos Leyte at Artit si Eastern Samar. Sa 600 na tinaman ang dengue fever sa Eastern Visayas sa Samar, may 163 kasama na dito ang bayan ng Paranal Samar na nagdeklara ng dengue outbreak na may 57. Sinusundan ng Dalawigan ng Leyte may 155 na tinaman ang dengue fever, Northern Samar 94, Eastern Samar 85, Southern Leyte 40, Biliran isa, Ormoc City 34, Tacloban 40. Sa Kabuuan 614, mas mataas ang bilang nito kung halintulad noong nakaraang taon na may 406 lang ang tinamaan sa panahon ding ito at isa ang namatay. Karamihan na tinamaan ng dengue fever ang mga bata na edad isang taong gulang hanggang 20 taong gulang. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si Erster Tito Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dinumog ng napakaraming hikers, trekkers at mountaineers ang tanyag na Mount Pulag sa Cabayan, Benguet nitong weekend. Ayon sa isang mountaineer mula sa Davao City na kumuha ng video sa trails at summit ng Mount Pulag na mangha sila sa dami nang umakyat sa pinakamataas na bundok sa Luzon. Pinatayang abot sa 800 katawa ang tumulak sa Mount Pulag na masigit sa average capacity na itinakda na DNR na 500 lamang. Samantala, tinupok naman ng sunog ang isang bahagi ng Malboroa campsite sa Akiki Trail, Mount Pulag sa Cabayan, Benguet. Nagsimula ang sunog noong Lunes ng umaga, Pebrero 12. Nahirapan ang mga bombero at forest rangers na pulain ang sunog. Inaalam pa ang dahilan ng sunog at pinsalang idinulot nito. Sa kabila nito, maraming tuwis at adventurist ang nagtungo sa Mount Pulag. Sinagupan nilang usok ng sunog at ang posibleng panganib sa pamagitan ng kill trail ng naturang bundok. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.